up mga kapatid, I am Romel and welcome back to my YouTube channel. Yehey! For this video, isi-share ko sa inyo yung mga tips kung paano maging magaling sa mat. Alam naman natin mga kapatid na ang mata isa sa pinakamahirap at hindi natin maikakaila na maraming mga kabataan ngayon o mga mag-aaral ang nahihirapan sa mat na subject. Kasi lagi nilang nirarason o lagi nilang sinasabi na ang mat daw ay mahirap intindihin o unawain. Yes, para din po sa akin ang mat ay napakamahirap talaga. Because when I was in college o yung nag-aaral pa ako, talaga hindi ko talaga masyadong naintindihan yung math at minsan ay malapit na rin ako mabagsak sa math na subject. Dahil nahirapan ako ay gumawa ako ng paraan para sa gayoy is hindi na ako mahirapan sa math na subject. Kasi naniwala ako mga kapatid na kapag may ginawa ka sa mahirap na yon at in-apply mo ay hindi na pala siya mahirap. Kaya kung gusto mo malaman kung ano yung mga tips na yon para maging mahirapan sa math, just keep watching. Asa mga hindi pa po nakasubscribe sa YouTube channel ko, just click the subscribe button. And if you want to be updated sa next video, sa next vlog ko, just click the bell notification. Huwag na po natin patagalin pa mga kapatid, at bago ako magsimula, basahin niyo muna ito. What's up mga kapatid? So welcome back. So without much further ado, let's get started. Okay, lagi tinatanong ng mga mag-aaral ngayon is, paano nga ba maging magaling sa math? Ano yung mga tip para sa gayo is madali daw nilang maunawaan or maintindihan yung math na subject. So, ngayon, isi-share ko sa inyo yung mga tips na yun. Are you ready? Sige na. So, kung gusto nyo pang maintindihan, so magkuha na kayo ng papel at saka notebook at ilistan nyo na yung mga tips na ibibigay ko. A few moments later. Okay. The first tip na dapat nyo gawin kung gusto nyo talaga na maging magaling sa math ay, ang una-una ay, listen. So, kailangan mo makinig. Bakit? Bakit kailangan mo makinig? Okay, para sa gayo is maintindihan mo kung ano yung gusto mong maintindihan. Halimbawa, nag-discuss yung teacher mo about integers, tapos ikaw hindi ka nakikinig. Do you think maintindihan mo kung ano ibig sabihin ng integers? So, hindi. Kasi hindi ka nakikinig. Maliban na lang kung nag-advance study ka. Okay, so kailangan mo kasi talaga makinig mga kapatid. Kasi, malaki, ito yung way mo para sa gayo is madali mong maintindihan yung math problem. Sabi nga nila, kahit gaano katalino ang isang tao, kung hindi siya nakikinig, kung hindi siya marunong makinig, it's still useless. No? So, dapat, kung gusto mo talaga maging magaling or maging matalino sa math, makinig ka. Dapat marunong kang makinig. Okay, ikalawa, take down notes. Okay, so kailangan mo mag-take down notes. Iti-take down notes mo yung mga mahalagang impormasyon na sinasabi o dinidiscuss ng iyong guro. Halimbawa, ibinigay ng iyong guro yung kahulugan ng integers. Okay, tapos i-dictate na lang. So, dapat ikaw, i-dictate notes mo yung mga, yung meaning ng integers para sa'yo is maintindihan mo kung ano talaga ibig sabihin ng integers. Bakit? Bakit kailangan mo rin makikita notes? Para sa'yo is hindi mo makakalimutan yung inyong dinidiscuss or hindi nyo, or hindi mo makakalimutan yung topic na diniscuss ng iyong guro. Kasi para din kasi sa akin mga kapatid is ang pag-take down notes is yan yung aking bala sa surprise quiz or yan yung aking sandata. Minsan nag-surprise quiz yung aming teacher. Then, dahil nag-take down notes ako, kaya ayun, glory to God, nakasagot ako at na-perfect ko yung aming surprise quiz. Bakit? Bakit ito na-perfect? Yes, because meron ako yung tinake down notes. So, ang ginawa ko lang is nireview ko yung tinake down notes ko, yung isinulat ko sa notebook ko para sa kayo is maintindihan ko or makasagot ako. So, dapat, habang nakikinig ka, dapat nag-take down notes ka. So, huwag mo talagang kalimutan magdala ng papel at saka bullpen or notebook. Next. Study. Or study with your friends. Bakit? Bakit kailangan mo mag-study? Okay, sabi nga nila, kahit gaano mo ka pakatilino kung hindi ka nag-study. So, wala ka pa, hindi mo pa rin ito siya maintindihan. No, yes, you are intelligent. Pero hindi ka nag-study. So, nag-study lang ka, katungod ba ito? So, wala ka yan. So, dapat kailangan mo mag-study. What? No! So, kasi ang pag-study is malaga, napaka-importante talaga ito. Para sa gayon, is maintindihan natin yung mga bagay-bagay or maintindihan natin yung bawat problem sa mathematics. So, kaya dapat, kailangan mo mag-study. Lalong-lalo na, dapat mag-study ka sa subject or sa, what I mean, is a topic na mahirap mong intindihin or nahirapan kang intindihin. So, dapat ka mag-study doon. Okay. Oh my God! Wow! At kung nag-aaral ka, mag-study ng isa, then you can study with your friends or your classmates. Bakit? Kasi yung kaklase mo o yung mga friends mo is meron silang naintindihan na hindi mo naintindihan at ikaw din meron ka rin naintindihan hindi rin nila naintindihan.
So, kumbaga, mag-share na lang kayo ng inyong mga ideas or ng inyong knowledge. Kasi ako, mas prefer ko mag-study with my friends para si Gayo is kapag meron ako hindi naintindihan, is makatanong ako agad. Para si Gayo is kung ano yung hindi ko naintindihan, is maintindihan ko na kasi nagtanong ako sa akin. Aww. Mga kaklase. Okay, next is review. So, kailangan mong mag-review. So, bakit? Para si Gayo is ma-recall mo yung mga topic na diniscuss ng iyong guro o yung mga topic na itinuro ng iyong guro. Para sa gayon, is kapag magtanong ang iyong guro pagka kinabukasan kung ano yung past topic nyo o kung ano yung naintindihan mo tungkol sa topic nyo na past topic nyo, ikaw na nag-review, I know, no? Naniniwala ako na nakakasagot ka na kasi nag-review. So dapat, kailangan lang talaga i-review yung mga topic nyo, no? Para sa gayon, is kapag mag-quiz yung teacher mo, ma-perfect mo or makakasagot ka sa inyong quiz. So dapat, kailangan mo lang talaga i-review or kumbaga i-recall mo yung mga topic. Kaya is para sa gayo is lagi siyang mariretain sa iyong utak o sa iyong isip. Next tip. The next tip is list all the formulas. Bakit? Bakit kailangan mo i-list yung mga formulas? Para sa gayo is madali mo lang itong maintindihan or madali mo lang itong ma-memorize. Okay, kapag memorize mo na kasi yung mga formulas, I really believe na madali mo lang ma-solve yung mga. Kasi para kasi sa akin na madali ko lang maintindihan o maunawaan or alam ko kung paano i-solve yung math kung alam ko kung ano yung formula sa dapat ang gamitin in order for me to come up with the right solution. So dapat ikaw, kailangan mo talagang memorize din or dapat mo isa ulo yung mga formulas. Kasi paano ka makakasolve ng isang math problem kung hindi mo alam kung ano yung formulas. Halimbawa, ang tanong sa'yo is, halimbawa, yung problem is, solve the area of the triangle. Tapos hindi mo alam kung ano yung area ng triangle. So do you think makasagot ka? Hindi. So dapat kailangan mo talagang alamin or dapat mo talagang isaulo yung formula. Then, ang turo pa sa amin ng guro namin when I was in college. So yung mga formulas na gusto mo maintindihan or na gusto mo memorize is isusulat mo lang sa Manila paper or sa kahit ano, sa Torino ba yan, ano. Tapos, ipapadikit mo or dikit mo lang sa wall ng kwarto mo. Sa kwarto mo. Para sa iyo is pagkagising mo, no, yung formulas agad yung makikita. Okay, so para sa gayon is madali mo talaga mo lang siya maintindihan at madali mo lang siyang mo lang siyang ma-memorize. Okay? So ayun. So dapat i-list mo yung mga formulas because you can solve the problem without the formula. No? Na sa math problem kasi mga kapatid, napakahalaga talaga yung formula. No, formula talaga. So, dapat alam mo kung ano yung formula kung gusto mong makasagot sa math problem na tama. Okay, next tip. Okay, the next tip is love the teacher who teach the math subject. Bakit? Bakit kailangan mong mahalin yung math teacher na nagtuturo sa math? Okay, para sa gayon is magkaroon ka ng interest na pagpasok every math subject. Para sa gayon is best. Sa pagkaroon is meron kang pag-ikinig. No? Kasi kung hindi mo talaga gusto yung isang guro na nag-ituro, so, hindi mo talaga hindi ka talaga makaka-focus sa math. Hindi ka talaga makaka-focus. Diba kung history na not literally na dojowain ha. What I mean is mahalin mo siya. Mahalin mo siya as a teacher. Okay? So, di ba, lagi, ay kasi yung mga kabataan ngayon o yung mga mag-aaral ngayon is talagang hit talaga nila yung math. So, sa pagka-hit nila ng math, so, dinadamay na nila yung teacher nila. What? No! So, dapat, kailangan mo mahalin yung teacher mo para sa is magkaroon ka ng interest pagdating sa math subject. Kasi, kung hindi mo love yung math teacher mo, do you think magaka-interest kang makinig? Do you think magaka-interest kang mag-participate? Okay, so, hindi. Kasi, lagi mo sinasabi, I really hate you. So, wag ganun. So, dapat, kailangan mong mahalin yung math teacher. Okay? Kasi ako noon, panadong-ganado talaga ako papasok sa math kasi gusto ko yung math teacher. Kasi mahal ko yung math teacher. Strict ba siya or kahit ano ba siya, ay strict ba siya o mapahalap? Strict ba siya o hindi? So, dapat, mahalin mo lang siya. No? So, dapat, kailangan mo lang talaga siyang respetuhin or mahalin, no, as your teacher. Okay. Next is ask a question.
So dapat magtanong ka. Kasi hindi lahat alam mo, hindi lahat alam natin, no? Kung hindi mo naintindihan kung ano yung tinuturo ng iyong guro, don't hesitate to ask the question. Okay, halimbawa, kung magtanong yung guro mo, okay, class, naintindihan niyo ba kung ano yung tinuturo, kung ano yung tinuro ko, naintindihan niyo ba kung ano yung topic, naintindihan niyo ba yung topic na yun? So kung hindi mo naintindihan, magtanong ka. No, kasi I know na kapag hindi mo naintindihan yun siya at nagtanong ka, I know na ipapaintindi sa iyo ng iyong guro yung topic na hindi mo naintindihan o yung problem na hindi mo naintindihan. Kaya, kailangan mo talagang magtanong. Huwag kang mahihiyang magtanong kung hindi mo alam. Kasi kung mahihiya kang magtanong, tapos hindi mo alam kung paano mag-solve ng problem, sasabihin ko sa iyo, ikaw talaga yung kawawa. No? Ikaw talaga yung kawawa. No? Kasi hindi mo alam kung paano yun siya isolve. At sa pagdating ng quiz or sa exam, there is a possibility na maging zero ka o hindi ka makasagot sa inyong exam or sa quiz. Kasi nga, hindi ka nag-tanong. No? Kasi nga, hindi mo nag-tanong. That's why, mag-tanong. No? Huwag mo mag-tanong. Ha? Mag-tanong lang. Kung hindi mo, naintindihan mo yung topic. O yung topic rather. Okay, next one. Next one is, be happy. So, dapat masaya lang. No, so dapat masaya ka habang okay, what diba sabi nila, learning is fun, math is fun. So dapat masaya ka lang. So dapat huwag mong isipin na yung math is mahirap, huwag mong isipin na yung math is hindi mo maintindihan. Kasi kapag yung nasa isip mo is negative, of course, ang lalabas mo is negative. No, kung lagi mo iniisip na, ay hindi ko alam kung paano mag-solve ng math, ay hindi ko alam kung paano yan siya, hindi ko alam kung paano makuha yung solusyon na yan. So, kung yan yung lagi nasa isip mo, ay talagang yan talaga yung lalabas. Kasi sabi nga nila, kung yung lagi yung iniisip ay negative, of course, yung magiging resulta is negative din. Pero kapag yung iniisip mo is positive, so dapat kung lagi ka lang positive, kung yung pananaw mo sa buhay is positive, so dapat, I know na, ang magiging resulta niyan is positive din. So dapat, wag kang malungkot. Huwag ka maging malungkot. So dapat happy lang. No, just be happy. No, so dapat masaya lang habang natututo ka. Okay, sarap kasi na masaya, ang sarap kasi sa pakiramdam na masaya tayo at the same time natututo tayo. Okay, so dapat always bring your what I mean is always wear your smile lang din. Last one is, yes, you have to pray and you have to trust God. No, huwag mong sabihin na, ay, alam ko na yan kung paano siya isolve. No, huwag mo yan siyang gawin. So, dapat wala sa iyo yung ganyang klaseng pag-iisip. So, that's why you have to trust God. Always remember na everything is a grace. Kung ano man yung knowledge mo, kung ano man yung knowledge na meron ka ngayon is because ibinigay sa iyo yan, ipinagkaloob sa iyo yan ng Diyos. So dapat, habang nag-learn ka or habang natututo ka, so dapat nag-pray ka, o di kaya dapat may tiwala ka sa Diyos. No? Always put God in the center of your life. No? Kasi alam naman natin na walang imposible sa Diyos. Okay. Always remember na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Okay, so dapat, kung gusto mo talaga na maging magaling sa math, kung gusto mo talaga na maging matalino sa math, always pray. Always trust God. No, all just let God, no, na mamuhat, no? Hayaan na lang si Lord na siya yung gagawa ng paraan para sa iyo. No, so dapat trust the Lord always. Trust him always, kasi alam naman natin na kapag wala siya, wala tayong magagawa. We are absolutely nothing without God. Okay? Kasi ako kasi is kapag nag-study ako, kapag or bago ako nag-take ng quiz or exam, hindi ko talaga nakakalimutan mag-pray. Para sa gayon is mabigyan ako ng Diyos ng infinite knowledge. Okay, para sa gayon is madali ko lang masagutan yung quiz. So, and of course, the same time, study that. Okay? So, ayun na. So, yun lang mga kapatid. So, yun yung mga tips na dapat nyo tandaan kung gusto nyo maging magaling sa math. Kasi sa akin, kasi yun talaga yung ginawa ko. Kaya mas madali ko nang maintindihan o maunawaan yung math.
And then I just want to be honest, baka kasi akala niyo na magaling talaga ako sa math, no? Na iniintindihan ko lang yung math, inaunawaan ko, pero hindi ako magaling sa math, no? Alam ko lang kung paano mag-score. Hindi ako magaling kagaya ng math. So thank you so much for watching, mga kapatid. At kung nagustuhan niyo na ang video to, paki-like niyo lang po, then comment and share. Okay, so kung meron pa po kayong naisip na next content, so paki-comment down. So thank you so much, mga kapatid. Thank you so much for that love, and thank you so much for that support. So lagi lang po tayong mag-ingat, so habang hindi pa po tayo free sa COVID-19. So thank you so much, and see you again sa next vlog. Goodbye and thanks. Love you all.